So, good morning guys, Nomadic Voyage. And today, look, so tinanggal natin yung crankcase natin ngayon. Lilinisin natin siya. Then, sasabunin, lilinisin, lilihain. Why? Kasi pipinturahan natin siya ng itim. So, bakit natin siya pipinturahan ng black? Actually, meron tayong flat paint dyan. Marami tayong paint dyan ngayon. No? Pipinturahan natin siya ng itim dahil bumili tayo nito, ano? So ito yung acrylic cover na pang Air Max, no? So tatanggalin na natin yung plastic cover niya. Bakit tayo magaganito guys? Bakit tayo nag-design na maglagay ng ganito, no? Kasi kung mapapansin nyo dun sa crankcase natin, no? Yung pinakita ko sa inyo previously, pero pakita ko na rin dito sa video na to later, no? Nung nagpapagawa tayo before sa casa, sabi ko sa inyo, maraming nawawalang pyesa sa akin, like plastic rivet, mga goma, kasama yung foam sa nawawala, no? Yun yung reason kung bakit nag-aral ako kung paano tanggalin yung mga panggilid, kung paano mag-setup ng panggilid, no? Kasi nawawalan ako ng pyesa dahil sa ginagawa nila, no? Hindi ko naman nila lahat ng kasa, siguro yung dalawang kasa ang pinagdalhan ko is talagang gago lang siguro talaga yung mga tao doon. And may mga kasa naman tayong napuntahan na okay, no? So hindi na tama yung ano nung case natin kasi hindi, wala yung foam, eh. Yung foam hindi ako makabili, no? Kasi walang nagbebenta noon kahit saang store, no? Pinapa-pre-order pa yon. So yun. So ang naging decision ko ngayon is ito, no? Tanggalin ko na yung buong plastic niyon kasi papakita ko sa inyo, no? Kasi kakatanggal kabit natin, no? Ito, yung mga tornilyo noon is puro, yan na siya, lost thread na siya lahat. Mahirap siyang tanggalin guys, sa totoo lang, eh. So luckily meron tayong impact wrench, so madali natin siya natatanggal. Pero bago tayo nakabili ng impact wrench kasi noon, ito na siya, mahirap talaga siyang tanggalin, lost thread na siya talaga, no? At the same time, bawas weight din yun. And ito, sa tingin ko mas maganda to, no? Kasi ito takip na takip talaga nito yung case, no? Pero ang gagawin natin dito guys is lalagyan natin to ng foam dito. So para kahit papaano makakahinga pa rin siya, no? Makakahinga pa rin siya, at the same time hindi siya mapapasukan talaga ng alikabok. May filter ka pa rin, no? May filter ka pa rin na nakatakip sa kanya, no? Yun lang may importante nun, at least may ventilation siya, no? So lalagyan lang natin siya ng manipis na foam dito just to cover up yung mga papasok na dumi from here sa ilalim, no? Probably papakita ko sa isunod, eh, papakita ko sa inyo is liha, naliha na natin siya, ready to paint na lang, no? So later on guys, see you around na lang later on. So hello guys, na ayun na, okay na siya, no? Nalinisan natin siya, actually sinabo natin siya, no? Sinabo natin and scotch bright yung rough part, no? Ginoy natin siya, then liha natin siya ng 800 grit to 1200 grit, no? So ito lang talaga yung kaya nating matanggal sa kanya, no? Kasi parang sobrang lalim na nung mga dumi, pero smooth na yan, no? Smooth na siya, makinis na. So okay na to, pwede na natin siyang pinturahan, no? Okay na yung pagpinturahan natin. So magiging maganda na rin ang kakalabasan yan, no? So first of all, bago kayo mag-start mag-paint, no? Kahit 2 coat lang muna ng primer, no? Para hindi masyadong makapal din, no? So 2 coat ng primer, okay na yun. Then yung team, so yung gagamitin natin is flat black, then gloss finishing coat, no? Clear coat, no? Para flat pa rin yung itsura ng kulay niya, pero makintab, no? Okay? So patuyuin ko lang, then ano tayo, pintura tayo. Start na tayo, nakahanap tayo ng clear coat, no? Tapos primer, konti na lang to, pero di naman natin kailangan marami talaga nito. Black, ito madami pa to. Then gold. So ang gagawin natin dyan is, ang gusto kong maging is black, tapos parang fading dito gold, pahate pa ganun, na fading, no? So pakita ko sa inyo kung anong kakalabasan mamaya. Ngayon primer paint muna tayo, ano? Ay, so ayan, no?
first coat ng black, no. Tapos na yung ano bang tawag doon, primer natin, no. First coat ng black. So this is the second coating, no, ng black. So pinturahan muna natin siya, then pakita ko sa inyo ano susunod. Then sunod nun yung gold, then top coat. Okay? So yan na. Black. It's a flat black. So ingat-ingat tayo kasi baka matumihan natin, no. Tapos gaganon na natin siya ng gold, no. So mga 5 minutes patuloy natin din. Samurai sparkle gold. Okay? It's probably something like that, no. Parang fading lang siya, black and gold, no. So okay, mamaya. So there, it looks something like this. Black sprinkle gold, tapos gold talaga dito, no. So i-clear coat na lang natin 'yan para maprotektahan yung gold paint. So yon, medyo tuyot na siya, so clear coat. Clear coat naman. Okay. Para hindi masira yung pintura. So later. So finished product. So okay naman siya, no. Pero sana ginawang ganito na lang, no. Mukhang mas maganda. Sprinkle lang, sprinkle gold. Wala yun eh. So ito na siya. Papatuyuin ko na lang yan ng apat na araw. After 2 days, 2.5 days, no, natuyo na agad siya, no. So ito na yung kinalabasan niya, no. Yung sa crank natin, acrylic, no. Ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng rubber sa loob, ay ng ano ba to, parang foam sa loob, no, para breathable pa rin siya, pero sure tayo na walang papasok masyado na likabok, no. Doon natin tatapusin yung video natin, no? So like, share, and subscribe na lang. As always, ciao, peace. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.